Hinamon ni former Governor Aurelio Umali ang mga mamamahayag na magbalita ng may katotohanan, kredibilidad at walang pinapanigan sa ginanap na oath-taking ceremony ng new set of officers ng Nueva Ecija Press Club Incorporated. Isisigaw sa report ni Clarissa de Guzman. Clarissa, isigaw mo. Sa mensahe ni Attorney Oyi Umali na nagsilbing panauhing tagapagsalita, binigyang diin ito na mahalaga ang papel na ginagampanan ng media kung kaya dapat na maging maingat at tiyaking tama at tumpak ang iyahatid na impormasyon sa publiko. In your hands lies the importance of always reassuring our public, always reminding persons that were given trust by the people, always consider sa pagpalita ng katotohanan, masakit pa nito, isusulat mo pa rin. Sa pagsulat ng isang istorya, hindi dapat inaapura. Bigyan nyo ng pagkakataon. Nagsilat po ang buhay. Pero ang importante, isinulat mo ito, lumipas man ang dekada, balikan man ang isang artikulo na pinsinulat mo, ang sasabihin pa rin ng ating kasaysayan, isinulat ito na may kredibilidad, may katotohanan, at walang pinapaligan. Nanumpa sa tungkulin ang mga re-elected at bagong halal na opisyal ng NEPC sa harap ni National Press Club President Paul Gutierrez. May proposal po sa Kongreso na amyendahan ng ating sariling batas, Article 3, Section 4, Freedom of the Press. At sinasabi po nila, gusto po nilang maging amyenda ng mga ilang mambabatas, ang kailangan daw po ay responsible press. No? So, kumbaga, lalagyan ng Bulatinda yung the right to freedom of the press ay magkakaroon responsible press. Ito po ay matiis, madiin natin yung tutulan at ito po ay madiin natin kinukondina sapagkat ito po ang magiging simula ng pagkawala ng ating mga lahat na ng natitirang kalayaan. Sapagkat sino po ang magsasabi na ang mga katulad natin dito ay responsable? Responsable kang reporter, responsable kang broadcaster. Ang magsasabi naman po niyan yung mga nasa pwesto. Muling naluklok bilang presidente si Gina Kaling ng DWNE Provincial Radio Station, Vice President si Jun Junsi ng GMA7, Vice President for Print si Ferdy Domingo ng Manila Standard Today, habang Vice President for Broadcast naman si Arthur Reyes ng DWNE. Ngayon ay nais ko pong ipakilala at makilala ang media sa harap ng ibang tao, ang matapat na mamamahayag tungo po sa matapat na pamamahayag. Dahil po ng programang ito ng ating hanay ay maging malinis at maging kagalang-galang sa mata po ng ibang tao. Nais ko pong ibahagi sa inyo na kamakailan po ay binuhay natin ang Ethics Committee na siyang gagabay at papagubay sa mga maling gawa ng mga miyembro po ng Nueva Ecija Press Club. Nanatili naman sa posisyon bilang secretary si Jessica Irania, treasurer si Elsa Navallo ng Rimate, auditor si Milo Salazar ng Dahong Palay, business manager si Juanet Vergara at secretary general si Julie Reyes ng DWNE. Itinalagang board of directors si Tony Vallejo ng Isyu Ngayon, Ryan Santa Ana ng Filipino Star, Pepe Balagtas ng DWJJ, Aga Linsanga ng DWNE, Emiliano Sapiandante ng Philippine Recorder, Melicia Seriaco at Rudy Castañeda na kapwa mula sa DWNE. Ako po ang inyong kaibigan, Clarissa de Guzman, para sa Balitang Unang Sigaw.